Miss Dabaglita! Pero ibang-iba dahil November 3 na and 52 days to go before Christmas. O, oh, diba? Nakakaloka yan. Diba? Kaya rin sa mga gumagawa ng mga listahan, aba, huwag kalilimutan, Kapitana Sisa ang isulat. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Yan! Hello, hello, hello! At magandang umaga sa mga taga Asia Wide Refreshment Incorporated. Ayan, sa mga taga RC Colang. Pengi naman ako niyan! Pengi naman ako niyan! Hello, hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nakatutok pa rin sa atin. At siyempre, sa mga nagbabakasyon pa din ngayon sa kanilang mga tahanan, ng mga nagluluto ng pananghalian. Isang magandang araw sa inyong lahat. At siyempre, sa mga taga Malabon Public Market, hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Kapilin nyo pa rin po ang nag-iisang Kapitana Sisa, o literal, na mag-isa ko today. Yan, at siyempre sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ito pa rin ang baklita sa woo-woo! Taas ng enerhiya talaga. Hindi halatang galing sa ilang araw na, alam mo yun, pahihimlay. Wala, natulog lang ako ng natulog, di ba? Nang bongga. At syempre, nung ako'y natulog at ako'y gumising, aba, naging balak ko sa balita. Ayan, dahil nga ngayon, para bang usap-usapan ngayon ang mag-asawang Sarah Labate and of course, the king himself, Richard Gutierrez, na hiwalay na nga ba? Oy, yan na nga ba ang sinasabi sa hula, di ba? Na parang medyo nagtataka ngayon ang mga tao dahil sa mga ipinopost ng mag-asawang ito, napawang wala ang mga kabiyak nila. Oy, so parang may mga moments si Richard Gutierrez kasama ng kanyang mga bagets, ng kanyang mga anak na missing si Sarah Labate at gayon din si Sarah Labate na sa tuwing magpo-post din daw sa kanilang mga social media accounts ay para bang missing ang Richard Gutierrez. Kaya tuloy pala isipan sa mga tao na may pinagdadaanan ba ang dalawa? Ay, naku, nakakalok. Ayaw ni Tita Annabelle niya. No, diba? Hindi ba pwede kay Tita Annabelle yung away-away? Kailangan ayusin yan. Ha? Pero wala naman din konkretong basihan, hindi ba? Ito lang ay kumbaga, dito bumabase ang mga netizen sa mga ipinopost ng mag-asawa na para ba tila nga bakit hindi sila buo bilang isang family? Is there something going on? O, diba? Yan ang tanong ng ilan na baka daw nagkakaroon ng marital problem na hindi nga lang isinasa publiko at walang gustong magbigay ng detalye sa takot nila kay Annabelle Rama. Subukan nyo mga dai, diba? Nakakaloka. Hindi, kasi maski naman ako nagulat eh. Parang tipong, kung titignan naman talaga tong si Richard Gutierrez at Sarah Labate, parang they are so perfect. Nang parang bang, walang perfectong relasyon. Diba? Yun naman din talaga. Siguro dumadaan din sila sa stages ng, alam mo yun, na meron hindi pagkakaunawaan. Pero yung ibig sabihin, magkahiwalay sila. Yung ibig sabihin ng perfect couple na kung titignan natin is parang bang hindi mo sila kakikitaan ng kahit na anong pwedeng maging problema eh. Kasi, di ba, katulad si Richard, sa dami ng kanyang mga proyektong ginawa, never siyang nalinka or nagkaroon ng issue sa mga katrabaho and everything ganyan. Maging si Sarah Labate ay never din naman nasangkot sa kahit ano mang issue, di ba? Kaya hindi mo pag-iisipan na, ha, may third party kaya? Mga tipong, hindi eh, di ba? Kasi nga parang, walay. Diba? Hindi naman po pwede yung basta-basta ka nalang kay Annabelle, Tita Annabelle. Diba?
kinatatakutan yan. O, diba? Hindi lang pang horror si Annabelle. Pang true to life. Ay, Tita Annabelle. O, diba? Pero yun na nga, diba? So, palaisipan sa mga tao na bakit may mga ganong post sila. At ibang mga parang post nila na magkasama sila ay para bang hindi na sa side na sa ano, sa mga social media accounts nitong si Sarah Labanti. Bakit? Anong meron? Diba? Na nakakaloka. Kaya tuloy parang tubod sabi ng mga tao, bakit? Parang, ha? Talaga ba? Maski nga ako naging bad. Ha? Hindi lang magkasama sa picture, hiwalay na kaagad. Diba? Hindi ba pwedeng alam mo yun, baka busy sila sa kanilang mga karera. Kasi nga, diba, alam naman natin na nowadays very busy si Richard Gutierrez. Malay din naman natin na very busy ngayon na sa si Sarah Labatis sa kung anong proyekto na meron sila, diba? Pero for sure, diba, eh hindi naman siguro yan tungkol sa ano. Siguro kung anumang problema meron sila. Hayaan at bigyan natin ng respeto. Huwag na natin bigyan pa ng kung anumang ng kulay. Yung pagpapost nila na kasama kanila mga Junakis sa magkakaibang lugar. Diba? Mali mo naman bonding moments. May mga moments na hindi pwede si Richard dahil sa taping. Baka naman kasi may moment naman din na hindi pwede si Sarah Labatti kasi may mga prior commitments. Diba? Kaya huwag na natin anuhin. Issue-issuehan. Ayaw ni Bisayang Annabelle niyan. O, diba? Magagalit yun. Baka batuhin tayo ng mga diamantes niya. Ay, sasaluhin ko yun. Anyways, diba, we wish them well. Diba, kung ano man yung pinagdadaan, it's a normal kung meron man silang, alam mo yun, bilang mag-asawa, kung may problema man sila, it's a normal thing, diba? Wala namang mag-asawa na sobrang happy, alam mo, happy lang sila everyday, diba? Meron din sadness yan, but still, we have to give them respect. But ba ako nag-i-English? Diba, wala na si Lindsay, nakauwi na. Diba? So, yun lang. Diba? Ibigay natin yung respeto sa kanila kung ano man din niya. Kung may pinagdadaanan man, then, ayaw mo, malalaki na sila. Kaya na nilang isolve yan. Ang importante, diba? Mag-aaway, pero hindi maghihiwalay. Tama, diba? Tsang Ami, tsaka Kuya Obet, diba? Mag-aaway, pero hindi maghihiwalay. Ganun lang yan. Papatatagin pa ng mga pagsubok ang inyong relasyon. Diba? Sabi nga nila, diba? Dapat your love is always greater than the failure of your partners. Nak-sincerely Karen na ba ito? Baklitas, diba? Hindi, pero yun nga, totoo naman din yan. Diba? So, ibigay na lang muna natin yung respeto sa kanila at huwag tayo magspekula na kung ano-ano mang issue tungkol sa dalawa. Kung may pinagdadaanan din, so be it. Diba? Masosolve din naman nila yan. Adults na po sila. Oh, ganun lang naman ang buhay. Diba? Kasi nagkakaroon lang ng komplikasyon pag pinakikialaman na. Diba? Kaya tigilan na natin sila. Huwag na natin silang pakialaman. Diba? Anyways, ayan, since it's a Friday, mag-iingat kayo kung saan man kayo pupunta. Kung may pinaplano man kayo. Hindi pa rin tapos yung bakasyon. Diba? Hindi pa rin tapos yung paggastos. Daming perang, diba? Na nakakaloka. Well, mag-iingat kayong lahat. Hindi ba? Huwag lang po natin kakalimutan sa araw-araw na magpasalamat at alam mo yun, papuri sa Panginoon dahil tayo ay malulusog at buhay na gumigis. Diba? Muli pa ako sa Kapitana Sisa at eto pa rin na ang baklita sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Woo-woo! Oh, yeah. Diba? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Bye! No,